Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan at welcome po sa Usapang Tito Manny. Alam nyo po ba na meron ng papalit kay Lolit Solis at sa ake Christy per minute? Ito po ay ang ating kaibigan, ang kaibigan ng lahat na si Arnold Clavio. Meron po kasi siyang pa-blind item. Eh alam ko yung mga blind item na ganyan eh, sa mga chismis talk show lang yan eh. Pero baka gusto mag-iba ng career nitong si Egan. Arnold Clavio, magbukas na lang siya ng kanyang talk show. Ito po, meron po kasing pa-blind item itong si Arnold Clavio sa isang mataas na opisyal ng gobyerno at sa misis nito. Ayon po sa Instagram post ni Arnold Clavio dated August 3, 2022 na pinamagatang Tilamsik ni Egan. Ang ganda naman ng title nun. Tilamsik ni Egan. Ooh, reminds you of SB. Anyway, sabi dito, Sino itong isang sorry po. Anyway, sabi po dito, sino itong isang mataas na opisyal ng gobyerno ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa biglaang pagdami ng kanilang transaksyon sa bangko sa pamamagitan ng cash at check deposits sa nakalipas na 3 taon? Aniya. Pati ang asawa umano ng naturang mataas na opisyal ay nakagugulat na nagkaroon ng maraming bank accounts sa Pilipinas at ibang bansa. Ang nakakagulat, mayroong 69 bank accounts ang nasabing opisyal at ang kanyang misis dito sa bansa at maging sa abroad. Mayroon umanong deposito ang mag-asawa ng US dollars at euro sa Dubai na aabot sa tinatayang 1.4 billion pesos. Ayon sa preliminary investigation, ang nasabing kabuoang 69 bank accounts as of July 2022, 42 bank accounts dito ay US dollar account na nakadeposito sa USA, Canada, Dubai, Singapore, UK at Switzerland, kung saan ay nakakakuha ang mag-asawa ng matataas ang interest rates. Ang malaking bulto umano ng paggalaw ng deposito ng mataas na opisyal na ito at ng kanyang asawa ay nagsimula noong December 2021 hanggang July 2022, panahon ng kampanya. Ayon pa sa report, ang government official at asawa nito ay may deposito sa mga sumusunod na bangko sa Dubai, UAE, Dubai na naman, Dirham, at sa Dubai ulit. Sino ang mataas na opisyal na ito kasama ang kanyang misis na iniimbestigahan ngayon ng blank? Sa bandang dulo ay tila nagbigay ng clue si Egan. Ang kanyang pangalan may letrang R at O. Ang kanya namang apelyido ay may letrang U at E. Walang personalan. I hope mali ang kutob ko at hindi ko sila kilala. Anito. Tugon naman ni Egan. Sino? Alam mo, Arnold Clavio, kung matapang ka at sigurado kayo dyan sa sinasabi nyo at ang pahayag mo naman ay iniimbestigahan na di umano, pangalanan mo na kasi meron ka pang blind item, meron ka pang letters ng pangalan, letters ng apelyido, bobo na lang ang hindi maakaalam kung sino ang tinutukoy mo. Kung totoo yung sinasabi mong yan, di ba dapat pakinggan natin at marinig natin dapat ang pahayag at ang panig naman nitong sinasabi mong mataas na opisyal at ng kanyang asawa? Unless doon sa investigasyon ay bawal pang ilabas ang pangalan ng opisyal, bakit nilalabas mo ngayon? May pa blind item ka pa. Very obvious naman kung sino ang iyong pinatutungkulan. Kasi ang hirap niyan, yung espekulasyon ng mga tao para bang magkakaroon niyan ng trial by publicity. Kung nilabas mo na ba ang pangalan
at yan pala ay under investigation na, maghihintay ang taong bayan kung ano ang eksplanasyon nung naturang government official. Alam naman natin na maraming galit dyan sa taong yan na binabanggit mo, yung mga anti. So ngayon, gagawa na sila ng sarili-sarili ng spekulasyon at ibabash na yung tao. Ganyan kasi ang gusto ninyo. Gusto nyo style dilawan. Maghahayag kayo ng akusasyon, hindi nyo muna hintay magpaliwanag yung taong involved. So ito mga taong bayan naman ay kanya-kanya ng pag-iisip at kanya-kanya ng pag-conclude dyan sa isyong yan. Hindi yata dapat ganyan yan eh. First, we let him defend himself, whoever he is, kahit na alam natin kung sino ang pinatutungkulan mo, Arnold Clavio, hintayin natin na maidepensa niya yung sarili niya kung totoo man na ito ay under investigation na. Kasi ang dami ko kagad narinig na comments from the netizens eh. Sino ka daw ba para maglabas ng ganyang mga issue? Eh ikaw tong isang taong sira na ang kredibilidad ayon po sa kanila. Kasi ako wala akong pakialam sa iyo eh. Kaya lang, syempre, kung kayo nag-i-speculate, ang taong bayan, mag-i-speculate din sa'yo. Kung makapagmarites ka, ay ganyan na lamang, pa-blind item pa. Name, names. Alam ng taong bayan kung sino yung sinasabi mong government official na yan. Pero ano ang mga sinasabi ng taong bayan? Baka nakakalimutan mo. Sino ka, Arnold Clavio, para magsalita ng ganyan? Samantalang yung sarili mong muta, ay hindi mo pa mapansin-pansin. Totoo nga naman yan eh. Everybody knows na nung lumabas ang issue sa'yo at tungkol kay Sara Balabagan, tumahimik ka kahit na iyong mother network ay tumahimik. Naghihintay ang taong bayan sa paliwanag mo. But you chose to be quiet. Dahil ang paniwala niyo siguro na lilipas din naman tong isyong ito, it will die down a natural death and then people will forget. Nung araw po ganun, hindi na ngayon. Internet age na po tayo. Mananahimik lang muna ang tao, hindi yung babanggitin yung iyong issue, pero once na you open your mouth, maglalabasan ulit yan. Eh ayan na nga, magbasa ka ng comments. Hindi po sila nakakalimot. Dahil para sa kanila, kahit na hindi nagsampa ng kaso si SB against AC, letters na lang muna tayo kasi yan ang ginagawa mo eh. It will not cover up the fact na sinamantala mo yung kahinaan ng bata. Yun ang mga comments. Meron pa iba nagko-comments na kaligtas man sa abroad si Sara Balabagan, pero sa mga kamay mo, hindi siya nakaligtas. E di ang pangit ng image mo. And then you chose to be quiet. Akala nyo makakalimutan na lang basta-basta ng tao. Hindi. Mas gugustuhin mo ba yan? Na forever, and I mean forever, as long as you live, hindi na mawawala yung paniniwala ng taong yun sa'yo. Because there was this time na you were given a chance and your mother network to explain para malaman ng taong bayan kung naipaliwanag mo ang sarili mo at napaniwala mo ang taong bayan na ikaw ay inosente, baka kakalimutan ng taong bayan itong isyong to. Pero nanahimik nga kayo eh. Until now, nananahimik kayo. So, hindi natatahimik ang taong bayan and they will keep questioning you and will keep accusing you and will keep giving out their 2 cents worth about sa inyo at ni SB. Hindi ba? You were given a chance. Kaya lang, tumahimik ka. Eh, ang taong bayan ngayon, hindi na basta tatahimik na lang. Hindi tulad nung panahon ng Dilawan. Tumahimik ang mga Marcoses. Tumahimik ang mga Marcos loyalists. Eh, dumating ang pagkakataon. Dumating ang panahon na we all have to speak out our minds. At para nga sa akin, dahil sa mga kaganapan na to, ang era ng mga Dilawan has come to an end. But that is another issue. That is another episode. Tatalakayin ko po yan na para sa akin, itong era ng mga Dilawan has come to an end. Anyway, balik tayo kay Arnold Clavio. So yung issue na yan na sinasabi mo na binablind item mo, na very obvious naman kung sino ang pinatutungkulan,
bakit kailang pang itago kung totoo yung sinasabi mong yan, you name names para itong mga taong bayan ay makakapag-isip, makakapag-decide kung totoo o hindi yung sinasabi mo. But first, pakinggan natin yung side ng government official na yun. Ganun na dapat ngayon. Hindi na pwedeng one-sided na lang. Tapos na po yung pa-one-sided, one-sided history. Ang kailangan ngayon, marinig natin ang bawat panig saka tayo mag-decide. Parang sa'yo, binibigyan ka naman ng taong bayan to explain yourself para maipagtanggol mo ang sarili mo. Dahil siyempre, para sa mga taong ito, apaka mali naman yung ginawa mo na pansasamantala sa kahinaan ng isang menor de edad pa man din. Kung paniniwalaan natin na during that time si SBA menor de edad pa lang. So until such time na hindi mo pinapaliwanag yung side mo, hindi mababago at hindi mabubura sa isipan ng tao ang karumal-dumal para sa kanila na ginawa mo. So ngayon nilabas mo yan, out in the open, kung sino yung government official na yan, maghihintay kami. Kasi ngayon hindi na kami basta-basta maniniwala sa inyong mga inihahayag. Sabi na nga eh, marami ng taong bayan ang nawala ng tiwala sa inyong mga mainstream media. Kayo po, ano ang inyong mga saloobin dito sa inilabas ni Arnold Clavio? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.